What's up mga kap? Ayan, so today, it's our daily vlog. So what I'm going to do is I'm going to start my daily vlog. So samahan nyo ko every single day. I'll post every week, once a week. At least the whole day na routine natin. Because I received several questions. Kap, ba't hindi mo pinatuloy yung nursing mo? Kap, maganda yung opportunity ng nurse. Being a nurse in Canada, bakit hindi ka nag-push? There's a lot of reason why I didn't push my nursing career here in Halifax. The main reason is follow your passion. And the second reason kung bakit hindi ako nag-push ng nursing, hindi dahil sa hindi ko kaya, pero mas gusto kong sundin yung aking dream, because one of my dreams is to come here in Canada, but I have another big dream, which is to own and start my business. And that's why ngayong umaga, tingnan ninyo yung aking usual routine, client meetings, meet up, kahit saan. So samahan nyo akong mag-drive ngayong araw. Yung may Shell din dito. So dito ako nag-gas sa Shell. Malapit lang to sa amin. So dito sa Shell na to, merong Subic Express. So pwede kang parang 7-Eleven sa Pilipinas. And then of course gasoline station. And beside the Subic Express is NSCC. Ayan, napakita ko sa inyo before tayo mag-gas. Ayan yung mga kap, so yan ang gasoline station. Makikita nyo, wala siyang gasoline boy. Ayan, walang gasoline boy. So it's all self-service. So mamaya, papakita ko sa inyo close-up kung paano mag-gas dito sa Canada na walang gasoline boy. Kasi is, kapag sa Pilipinas, panag-park ka na, merong lalapit sa'yo, tatanungin ka, ilan po? 100 full tank? Hindi ba? Dito wala. It's a self-service. And this is the NSLC Express. So, dyan ka lang pwedeng bumili ng mga alak or wine or brandy or beer. Yan lang po yung NSLC. So, Nova Scotia Liquor. I don't know ang C Corporation yata. But anyway, so yan. Magagas tayo. So, lapit tayo dito. Ayan mga kap, so that's the gas station. Ayan, i-off naman natin to. Hindi na siya push button mga kap, hindi gaya ni Maui na push button. So you have two options here. The first one is mag-insert ka ng card. Tapos pag-insert mo ng card, if you want to pay here, you will put your card here. And then push your enter mo yung amount na gusto mong ikarga, pili ka dito. Pero ang gagawin ko ngayon, because I want to pay inside to get the free, gagawin ko is angat ko to, pili ako yung basic lang, yung regular lang kukunin ko. And then of course, yan. Tapos tingin ka doon, syempre. Ayan. So, magkakarga lang ako ng $25. Ayan. Bakit kap magbabayad ako sa loob? The reason why is there's a discount of 5 cents every liters kapag nagbayad ka sa loob using your air miles. Air miles. So, if you're here in Halifax, you should be practical. Mga ganitong offers, savings, avail mo yan. So, ginagawa ko, magkakarga ako dito ng $25 something or mag full tank ako, and then after magbabayad ako sa loob to avail that 5 cents per liter. So usually nakakasave ako mga $3 to $5, not bad na rin. So if magbabayad ka dito sa pump, hindi mo a-avail yung 5 cents discount. So ayan, so yan ang pinaka main reason. So ngayon, just comparing it to the Philippines, sa Pilipinas, merong mga gasoline boy, but dito sa Canada, self-service. Ito yung self-service mga kap. Ayan. Self-service.
So kahit malamig, itong problema pag malamig dito, kahit ganito, yung nakikita nyo, napakalamig ngayon, no choice kundi magkakarga ka. So ayan, full tank pala ni Max is $54. So ayan, napakalaking tanki naman ito. $54. Nako, mahal. Napakamahal. Yan, iiwan mo lang siya dyan. Ilock mo muna bago ka umalis. Pasok ka dyan sa Subase Express. So, ayan mga kab. So, aside from a 5 cents savings for every time na nagagas ka dito sa Shell using your air miles, meron ding free coffee. So, ayan. Yan ang pinaka 2 reasons kung bakit ako nandito nagagas sa Shell. You save 5 cents for every liters na kinakarga mo. Basta gamitin mo lang yung air miles and at the same time, dito ka sa loob magkakarga. And at the same time, you have a free coffee for every $25. Yeah, for every $25 na gas or na binayad mo, is you have a free coffee. So, yan. So, instead na punta ko ng Tim Hortons for coffee or Starbucks, eto na lang. So, okay naman yung coffee. So, yan. Let's go now to downtown Halifax. So, nandun yung client ko. Actually, hindi client pala. Meet up. Meron ko kaming photoshoot for chamber. So, punta tayo doon. Samahan niyo ako. Mga kap, so, naganap akong magandang parking para sa content na to. So, ayan. Marami naman parking dito sa downtown. May bayad lang nga. Pay parking. Pero, I decided na dito mag-park para sa inyo mga kap because napakaganda ng parking space. Nakikita nyo yung sightseeing doon and yung mga building dito. So, ayan. Napakaganda ng view. But anyway, ngayon, since pay parking na mention ko, ito yung pay parking. So, kailangan mo maglagay dito ng magbayad dito. Kung paano? So, the first one is you need to select your language. So, English tayo. Click. And then, purchase a new ticket. Press 1. And then, yung plate number natin. Authorize. Yan, printing na mga kap. Nandito yung ticket. Ayan. Ayan, ito na yung ticket. So, ayan mga kap, nakapag-park na tayo. Nagbayad na tayo ng parking. Ngayon, maglalakad na lang tayo papunta doon sa venue. So, papakita ko sa inyo mga kap itong venue. So, ayan. Yan yung venue mga kap. Alexander Kit. Mga kap, nandito na tayo ngayon sa loob ng Alexander Kitts. mamaya papasok ko din ako. It's a photo shoot, it's commercial pala. So, nandun yung mga chamber ambassador. So, while waiting, I'm going to make some videos of this place. Kakatapos lang natin mag photoshoot sa chamber. It's funny because I'm thinking na corporate photoshoot, like magpipicture ka tapos smile ka. Yung pala extra sa kanilang commercial. Ayan. So mga kap, sikat na ako. Abangan nyo yung kanilang advertisement ng Halifax Chamber. Nandun ako. So yun, sikat na ako mga kap. Yes! Sasabihin ko, Mama! Masikat na po ako. But anyway, yeah, it's just funny that I'm not expecting na they will create a video commercial. This kami pala yung mga Halifax Chamber Ambassador ay yung mga extra. So, sabi kasi nila is photo shoot. So I'm thinking talaga corporate. But anyway, tapos na. Almost 2 hours din kami nakaupo doon, nagkikwentuhan, pretending na may pinagkikwentuhan. But it's a good experience.
So ayan, nandyan yung venue, napakaganda. And at the same time mga kap, so if you're watching here, Al, Koji, Donic, to all East Coast family, and Mami, of course, napakagandang bisitahin yung isang coffee shop doon. For $3, you will have a coffee and a muffins. Not bad for the price, but anyway, yun, medyo malamig at maulan. But anyway mga kap, so punta naman ako ngayon sa Dartmouth for another client meeting. Puntaan ko si Dentistry for you. So, nandito na ako ngayon sa kotse. Tingnan ko kung may ticket, walang ticket. Ayan. Drive tayo papuntang Dartmouth. Ito, mag-drive ako papunta ng Dartmouth area. So, this is the Lower Water Street. Ayan mga kap. And dyan po tayo pumunta sa Alexander Kitts. Ayan mga kap. And sa harap niyan, ayan dito sa harap niyan is the waterfront. Ayan, waterfront yan mga kap. And if you're worried about parking space, there's a lots of parking space on this area. But yeah, syempre, it's a paid parking. Ayan. It's a paid parking. So, pag na may nag-cross sa street, you need to have full stop, not a rolling stop, mga kap. Then, yeah, let's go. So, yun, mga kap. So, I'm driving now. Nakita nyo kung gaano kaganda yung pinuntahan namin. That's an old building. Napakaganda ng, ano, ng, ang tawag nyo, napakaganda ng ambience. Especially, para sa mga wedding prenups, napakaganda nun. And another one is, it's a good to visit. So if you're visiting Halifax, and then if you're dreaming, you're aspiring to immigrate here in Halifax, I think ito yung mga inspirasyon na kailangan nyong puntahan, Alexander Kitts. And of course, visit the waterfront. Ayan. So ayan mga kap, I'm going to drive first. I'm driving now. And then after, pakita ko sa inyo yung pupuntahan ko. I-features ko din yung Dentistry for You. Dentistry for You is a dental clinic. Nila Kyle and Sean. Actually, it's also our dental clinic ni Mami sa Kako. she's also my client on social media. So, ayan. Mga kap, yung McDonald Bridge. Ayan. Napakaganda mga kap. Yung takbo dito is 50 kilometers per hour lang. So, or less than 50. So, 45 is the ideal. So, 50 ang maximum. So, dapat takbo mo is 45. Ayan mga kap. So, nandito ako ngayon sa Dentistry for You. With, of course, with my friend Sonia. So, I'm going to have my dental assessment for, you know, for this year, just to check if mayroong problema or may kailangan linisin or kailangan maintain, kaya kailangan linisin or i-maintain yung magandang ngiti. Siyempre kailangan nating maganda yung ating mga ngiti for live streaming, diba? Yan. So ayan mga kap, kakatapos lang natin magkaroon ng comprehensive examination for my dental care dito sa Dentistry for You. So ayan. So napakaganda nang magkaroon ng comprehensive exam kasi at least you maintain your, syempre, ang ating magandang smile. But anyway, this is one way also to take care of yourself kasi mahirap na yung pupunta ka sa dentista lang kapag sumasakit. So, yan, I encourage everyone if you have a dental benefits for your private insurance, like you're working full-time here in Halifax or Canada, utilize those benefits. Sayang naman mga kap, binabayaran mo yun every single month, avail, sayang. So every single every members ng family ay covered ng dental, pero kung pinag-uusapan ay government, hindi po cover ng health benefit ng government yung dental care. Ang kasama lang yung medical lang. Yung if you go to hospital, it's all free. Pero pagdating sa dental, no. Dito sa Halifax MSI, yung cover ng MSI is the health. If you go medical, if you go to the hospital, nanganak ka, sumakit yung tiyan mo, sumakit yung ulo mo, nasugat, naputol yung kamay mo, cover ng MSI.
Pero pagdating sa ngipin, hindi po cover. Ngayon, nagkaroon ka ng sakit. Sabi ng doktor, bilihin mo tong antibiotic. Hindi po cover ng MSI yung gamot. And unfortunately, mga kap, the medicine here, yung capsule or antibiotic or anything, napakamahal po mga kap. Napakamahal. And ang bili po dito ay hindi po by piece. Always siya by prescription. If the doctor says 30 days of antibiotic, you will buy 30 capsule. Or kung 3 times a day yan, 3, 6, 9, 90 capsule ang bibilihin mo. So napakamahal. That's why it's very important if you are coming here in Halifax, always ask the health benefits. Kasi napaka-importante. Pag nagkasakit ka dito, napakamahal. Although libre siya, pero yung medication, yung tabletas, yung antibiotic are not covered by the MSI. So yan lang mga kap. So ngayon, mag-drive ako pauwi na sa bahay. Time check, it's already 2:11. So susunduin ko naman mga kids. Ayan guys, samahan nyo akong sunduin sila Kyle and Sean. And nandito ako mga kap sa school ng kids. And of course, kasama natin si Adrian. Yan, napakagwapo. Pangalawa lang ako. Una siya. Ayan. So, nandito kami sa school. Bawal dito mag-video. Kaya, eto dito. Pasimple lang kami ngayon. So, ayan. Kap, kunin ko lang sila Kyle and Sean. Ting lang namin dito. So, how's your school? My grade. Yeah. I practice for violin. I practice for violin and now I'm resting on my phone. This is me at school. We did some TikTok videos. This is me at school. I feel sick. How about you, Sean? I feel sick. Why? I don't know. You feel hungry? So yeah, we're going to have Pancit Canton. So anyway guys, thank you very much with rice. Thank you very much mga kap for watching our vlog for today, my vlog for today. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, see you in our next video.